Yun. Isang magandang araw po muli sa inyong lahat, sa ating mga lolo, sa ating mga lola, nanay, tatay, tito, tita, ate, kuya. Kumusta po kayong lahat? Sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. Ako po muli si Dindo Balyaw. At tunghayan po natin ang video na ito, kung saan po ay meron pong nabighani. Opo, mga kaibigan, mga kababayan. Ayan, meron pong nabighani na isang official po ng Unicap, no? Sa kagandahan ni Ate Melissa, talagang humanga siya, no? Talagang humanga siya sa kagandahan, no? Nito ni Ate Melissa, no? At hindi po natin yun, anong tawag nito? Hindi natin maikakaila, ano? Dahil sa mga dumaan sa buhay niya, no? Na mga nagmahal sa kanya. Nagmahal nga ba? Yung mga lalaki, no? Na dumaan po sa kanyang buhay, ano? Eh, hindi ho natin may kakaila ang kagandahan po ni Ate Melissa. Hindi ho ba, mga kaibigan, mga kababayan? So, bago ko po puntahan ng video na ito, meron po akong ipiplay, ay maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong walang sawa pong pagsuporta. Sa akin pong mga video, sa inyong pong panonood, walang sawa po sa mga nagsusubscribe po sa aking mga channel ako. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ano, nandahil po yan sa ating Kuya Bal Santos Matubang. Ano po? Dahil po yan sa kanyang impluensya, tayo po, ako po, no, si Dindo Balyaw ay inyo pong pinagkatiwalaan. Thank you very much po sa inyong lahat. So tunghayan na po natin kung sino itong taong ito, no? Official po siya, official ng Unicap na nabighani kay Ate Melissa sa kanyang kagandahan. Panoorin po natin, mga kaibigan, mga kababayan, mga kalingap, eto na po. Ate Melissa, kumusta po? Okay lang po. Ako po si Rhea Olarte, no, isang sa team trupang malasakit ni Engineer Will Silipat, no. Maraming salamat. Ate, anong pakiramdam mo na nabahayan ka ni Kuya Bal? Masaya po, sobrang pasasalamat ko kay Kuya Bal. Kasi siya lang ang nakagawa ng ganito sa ilang taon. Oo. Ito yung dati mong bahay, ate? Ay, yung sinira talaga. Maliit po dyan. Ah, ganda ng bahay mo, ate. Maganda pa yung bahay mo kaysa sa akin. No? Nito to po yan, ha, mga kaibigan. Napakaganda po, napakalaki nung bahay ni Ate Melissa. Siguro, ni Ate Melissa, parang mas malaki pa yata yung bahay niya sa akin, eh. Ha? Partida po yan, ha. Nandito ba ako sa Canada niyan? Oh, yung bahay niya may 3 kwarto. Ano, isa sa baba, 2 sa taas. Yung bahay ko po sa Pilipinas, 2 kwarto lang. 2 kwarto sa taas. Oho. At ito pa po, no, meron pang verandas or balcony, no, yung bahay ni Ate Melissa. Eh, yung bahay ko po sa Pilipinas, eh, wala. Nga. So talagang ano, no, napakaswerte po talaga ni Ate Melissa. Talagang sa buhay niya na pinagdaanan, ano, ito po siya at pinagpapala, nakamit niya na makuha niya yung mga anak niya, nasa kanya na, nasa piling niya na. At ito ho, pinapagawan po siya ng bahay ni Kuya Bal, no, sa pagtutulungan din po ni Kuya Bal Santos Matubang at ng mga sponsors, especially sa Koos Family. Yan, no, sa pangunguna po yan ni, excuse me po, sa pangunguna po yan ni Kuya July Paunil, ha. At ito pong video na ito, ano po, ay pag-aari po ni Rhea Olarte, ni Ma'am Rhea Olarte. I-subscribe po natin siya, mga kaibigan, mga kababayan. Ano po, subscribe po natin siya. Rhea Olarte po ang kanyang pangalan. Si Ate Rhea ang tawag ko sa kanya. Okay? So ituloy po natin, no? Grabe nga po. Oo. Okay, siyempre, hindi ko ipapakita sa mga viewers ko, no? Bahala na silang tumingin kay Kuya Bal na upload. No, ang ganda. So sobrang ganda ng bahay ni Ate, no. Napaka-bless mo, Ate, no. Alagaan mo yung bahay mo, Ate, ha. Oo, ata. Oo, hangad namin, Ate. Isa din akong reactionist, Ate, nagre-reaction din ako sa iyo. At pinagdasal namin na sana mabuo yung pamilya mo, no. Mabuo yung pamilya mo, mga anak mo, nasa sayo na, kumpleto kayo, no, para siyempre iba talaga yung pakiramdam ng isang ina, no, dahil ako nanay din, pakiramdam ng isang ina na buo ang nasa piling ang kanyang mga anak, no, kasi iba yung pag-aalaga ng nanay talaga sa ating mga anak, no. Tama po yun, no, tama po ang sinabi ni Ate Rhea Olarte, na kung saan iba po ang pag-aalaga talaga ng magulang sa kanyang mga anak at iba yung pakiramdam, no, kapag kasama mo yung iyong mga anak, ikaw ang nag-aasikaso,
sa iyong mga anak. At kung saan, ano, ay napakasarap din ho ng pakiramdam na nabawi mo na sa hinabahaba ng panahon, no? Nabawi na po ni Ate Melissa, no? Yung kanyang mga anak, kung saan-saan siya nagtungo, kung saan-saan siya humingi ng tulong, pero wala, no? Matatagpuan niya pala itong tulong na hinahanap niya. Walang iba kundi kay Kuya Val Santos Matubang. Yan, tuloy po natin. No? Iba talaga. Kasi bahala na daw mawala yung partner natin, no? Yung asawa natin, basta yung mga anak, hindi lang. Agree po ba kayo doon? Ha? Yung mga ano dyan, yung mga tatay. Yung mga tatay, agree ba kayo doon na okay lang, I mean yes, okay lang daw mawala yung mga anak natin, yung mga tatay, yung mga partner. Wag lang yung mga anak, goy. Pero ano ah, pero yung misis ko eh, tinanong ko kung ganyan eh, okay lang daw sa kanya din eh. Na mawala ho yung, mawala ako, wag lang yung anak niya eh. Ay nako, nakakatawa. Telepon natin. Di ba po? Ayan po si Ate. Wala na po yung sabi. Oo. Alagaan mo na ng mga anak mo, Ate. Ha? Congratulations again, Ate Melissa, sa bahay mo at saka yung pagkapiling mo na rin ang mga anak mo. Ha? Congratulations. No? Salamat sa inyo kasi nakakapunta kayo dito. Oo. Galing ho ako Mindanao, Ate. Layo. Oo. Oo, Mindanao. Pumunta dito, Ilacuyabal. Ayan, sobrang ganda. Ganun layo mo, tapos nagpunta ka dito. Opo. Nagsakay ng eroplano, sumakay ng bus, papunta ng Dait. Ayan, sobrang ganda. Nandito na sila, Jamil, di ba, sa iyo? Opo, nandiyan nga po sa... Congrats, oo. Oh, happy kami. Si Kuya Dad. Oo, oh, happy kami sa iyo, Ate. Ano baga po? Hindi siya nalabas dyan lang sa salon. Mm. Baga po magkakulong. Oo, okay lang yun. So, alam naman po natin, no? Na si Jamil, eh, ayaw pa videoan. Ayaw ipa-vlog, no? Kaya po hindi po natin makita si Jamil, no? Pero ang importante po doon, ano? Hello? Shoutout. Shoutout po sa tatay ni Jamil, kay Tita Maribica, at saka kung sino man yung mga adviser dyan, ha? Shoutout po sa inyong lahat, ha? Kasi bata pa naman yun. So congratulations sa Ate Melissa, ha? Salamat po. So ito na, dito na po natin malalaman, ano? Sasabihin na po ni Ate Rhea kung sino po yung Unicap officer na yun na nabigani po kaya Ate Melissa, ha? Ito, panoorin natin. Yun guys, so kakarating lang din namin, no? Galing kami doon nila Ate Melissa, nagatid ng mga materials, no? Ng mga tiles. So, ayun, na-interview natin si Ate Melissa, no? At unang-unang reaction ko sa kanya, no? Napakaganda pala ni Ate Melissa, guys, no? Yun. Yun po pala si Madam, si Ate Rhea Olarte, ha? Ang nagpapatunay, no? Na napakaganda ni Ate Melissa. Personal niya mong na-meet, ah, mga kaibigan. Kala niyo kung sino, ha? Kala niyo kung sinong ano, ha? Pero siya po, si Ate Rhea Olarte po ay official po ng Unicap, no? Siya po ay isang secretary po. Secretary po siya sa Unicap, mga kaibigan, mga kababayan. Kung hindi ho ako nagkakamali, pero ang sure ko ay official po siya ng Unicap. Siya po yung tinutukoy ko po dyan sa thumbnail na yan, no? At dyan sa title. Ano po? Na talaga ho nga, syempre, sila ho yung nakakakita, no? Sila po yung personal na nakakausap po ni Ate Melissa, at sila po yung makakapagsabi kung ano po yung personal appearance po, no? Physical appearance ni Ate Melissa. Tuloy natin, meron pang magandang mga sinabi dito si Ate Rhea Olarte. Napakaliit ng mukha niya. Ayan, napakaliit ng mukha niya, yung shape, yung hugis ng mukha niya, sobrang liit. Shape, heart, parang puso yung kanyang yung face niya dito. Tapos maliit na babae din si Ate Melissa, no? So kaya pala siguro talaga, no? Kaya pala talagang may mga nabighaning lalaki po sa kagandahan ni Ate Melissa,
Di ho ba, mga kaibigan, mga kababayan? Mismong babae na rin po mismo yung nagsasabi, no? Si Ate Rhea Olarte, no? Talaga hong hindi maiiwasan, no? Na may mga lalaki, no? Na syempre ho, eh, alam naman natin, no? Na ano bang tawag nito? Mahirap madulas, eh, no? Mahirap madulas. Alam naman natin na tumitingin, no? Sa physical na anyo. Di po ba, mga kaibigan, mga kababayan? So, tuloy natin, no? At napakabait. At yung kanyang pananalita ay napakahalumaa. Malumanay. Malumanay. Kumbaga. Mahinin. So, yun po, mga kaibigan, mga kababayan, mga kalingap, no? At si Ate Melissa po kasi yung tipo ng babae na parang, para sa akin lang ha. Ito eh, personal ko lang naman po. Sa akin lang po ito, ano? Eh, parang madali ho siyang mabola ng mga lalaki. Oho. Na, parang, basta, lambingin lang ng konti, siguro, no? Hindi naman, ano, ha? Hindi ko sinasabi ho dito na si Ate Melissa, eh, ano, di ba? Madaling matukso, ganun. Hindi ho. Ang sinasabi ko po dito, eh, madali siyang malambing. Kumbaga, eh, malambot po ang kanyang puso, no? Kapag may mga tao o mga lalaki, itong mga lalaki na to, nakaraan niya, eh, nabola siya, no? Binola siya, no? O, ewan natin, kung mahal, eh, kasi kung mahal ho yan, eh, hindi ho siya niloko, hindi siya iniwan, bagkus, eh, pinakasalan ho siya, di ba? Hindi ho siya iniwan, basta-basta na lang. Hindi siya binigyan ng sakit sa ulo, di ba? Kung talagang siya ay mahal ng mga to, di ba? So, dahil nga po sa kaamuhan ng mukha niya, at sinabi ni Ate Rhea na maganda, sa paningin niya, eh, kaya ho ganun, no? Si Ate Melissa ay nabola ng mga to, no? So, yun lamang po, mga kaibigan, mga kababayan. Patuloy po nating suportahan ang programa po ni Kuya Bal Santos Matubang, ni Ate Edna Vlogs, at ni Kalinga Prab. Patuloy po nating suportahan ang Unicap at ang Karepa. At sa lahat po ng team na sumusuporta sa Kalingap, maraming salamat po sa inyo. See you next time.